Isang magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Ngayon po ay December 6, 2018, araw po ng Webes. Ako po si Shari Roman at babati na po sa atin na nag-iisang action man at hari ng public service na si Idol Rafi Tulfo. Good afternoon, Idol. Okay. Direct. Yan. Para sa ating mga OFW yan. Mabuhay ang ating mga OFW. Now, konting spill lang ito. Mm-hmm. Kahapon, agad-agad, matapos magsumbong itong si Mystica, tinakbo natin sa Camp Crame. Of course, with her permission. Yes, I did. Voluntary yung pumayag siya. Pina-drug test. Kasi ang kondisyon, bago kita tulungan, kailangan mag-drug test kita kasi may mga allegation na ikaw ra'y gumagamit, kaya kung ano na mga pinagsasabi mo. Yes. Ikaw yung sumama sa Camp Crame. Anong resulta ng drug test? Ayun, Idol, nung sinamahan natin dito sa may Crame, nag-negative. Negative. Idol. So, ang resulta sabihin, ng drug test. Tutuloy natin yung tulong. Yes. Anong pangalan nga nung ano? Nung nireklamo ni Mystica? Ito, Idol, ay si... Anong pangalan? Nino Barzaga. Nino Barzaga. And si Andrew Olivar. Okay, Miss Nino Barzaga, walang personalan to. Trabaho lamang. So, kakasuhan ka namin. Sabi mo kasi harapin mo. Mm-hmm. Yung kaso, that's fine with us. Right? Due process nga ang tawag dyan. Sabi mo, hindi mo buburahin come what may. Pero binura mo eh. Salamat. Binura na niya. Binura niya, eh. Although binura mo na yon, itutuloy pa rin yung kaso sa anti-cybercrime. Anti-bullying. Ang dami mong kasong kaharapin. Now, gusto ko lang lecturean itong mga tao na palaging ginagamit ang pangalan ni Pangulong Duterte na para sila ay makagawa ng kung ano nung kababuyan. Mm. Meron dyan eh, na nung time pa lang, nung time ng election lang, nagdeklara silang pro-Duterte sila. Mm-hmm. And then they open up an account. Duterte ako. And then kung ano nung klaseng kababuyan, kabastusan ang pinanggagawa. Okay. At para makakuha ng maraming likers, si Sikat, gagawa ng kung anong katarantaduhan. Meron naman dyan, pagkatapos na ng eleksyon, nung talagang siguradong panalo na si Presidente, kasi nung hindi pa panalo, 50-50 pa lang, or sa election campaign pa lang, sa kabilang bakod. Nung nanalo na, eh, dito na tayo kay Duterte, panalo na eh. Then mag-open ulit ng account, Duterte kami, kung anong kababuhayin ginagawa. For the information, Nino Barzaga at lahat ng mga DDS, ako po ay supporter din ni Pangulong Duterte. Ang pinagkaiba lang natin, hindi ko po ginagamit ang pagiging supporter ko ni Pangulong Duterte para mambaboy, mambastos at kung ano pang gagawin sa Facebook para lamang makagain ng likers. I'm not like that, kung mapapansin nyo. And mind you all, kayo dyan, hindi pa siguro kayo nagsasalwal o nakalampin pa lamang kayo, ako'y supporter na ni Pangulong Duterte. Yes. Mayor pa lang si Pangulong Duterte back in 1998 sa DZXL, sa Pilconsen Building, pinupuri ko na po si Mayor Duterte noon. Yun. Hanggang sa lumipat kami noon sa Barangay Ugong, hanggang sa Guadalupe, mm-hmm. hanggang sa ako po'y naging kolumnista ng Abante and Abante Tonight, pinupuri ko po palagi si President Duterte. Why? Because gustong-gusto ko po yung kanyang anti-criminality campaign. Kaya nga po yung Wanted sa Radyo na pattern po yan doon kay President Duterte, yeah. kay Mayor Duterte. Siya po yung naging inspirasyon ng programang Wanted sa Radyo dahil kinutugis po namin yung mga criminal, yung mga wanted, yung mga rapists. Yes. Ha? Doon ko na-create yung Wanted sa Radyo because of Mayor Duterte. Ganun po ako kasolid. Kaya kayo, ngayon lang kayo naging pro-Duterte. Kumbaga, kayo yung mga bangaw na nakatungtong sa kalabaw sa pangalan ni President Duterte, yes. ang yayabang nyo na, ang babastos nyo, ang bababoy nyo, walang ginagawa mm-hmm. araw-araw kundi magmura ng mga kung ano-ano dyan. Mm-hmm. Basta't meron lang mamura, meron lang makaaway, pro-Duterte na. Ang hindi nyo alam, the President doesn't like that. Trust me, if you want to help the President, help him in a way na mag-project naman kayo ng mga magagandang gawain niya. Yes. Halimbawa, yung dinoble niyang sweldo ng mga police. Halimbawa, yung tungkol sa mga OFW, yun yung i-highlight nyo.
Halimbawa, yung sa anti-deposit law, na meaning, pinirma ni Presidente Duterte yun eh. Kapag ikaw ay pupunta sa ospital, bawal na yung mga ospital na magsasabi deposit first before I will admit you. Yes. Dahil pinirmahan na ni Presidente Duterte, yung batas na yan, makukulong o makakasuhan ang sinumang ospital na maghihingi ng deposito bago tanggapin ang isang emergency patient. Yan ang isa sa mga accomplishment ng Duterte administration ni President Duterte. Isa pa, yung pre-tuition sa mga koleyo. Sa mga koleyo, sa mga public. Pampublikong koleyo. Those are the things na gusto ni Presidente na i-highlight nyo. Huwag yung kababuyan. Away ka dito, away ka doon para lamang pro Duterte ako. Kung pwede pati ipis, awayin nyo. Para masabi lang, eh, meron kayong kinakaaway na kayo'y pro Duterte. Huwag ganon. Ang yayabang nyo eh. Ang yabang to. Tulad nitong si Ninyo. Ang yabang mo, iho. Ipis ka lang. Ilan lang yung followers mo? 13,000. Ang yabang-yabang mo na. Ano ba yung 13,000 na yan? Di ba? Yes. Ako, for your information, I have 6 million followers. And yet, hindi ako nang abuso. Isa pa, I'll give you lecture, ha? Doon pa sa mga ibang followers ni President Duterte. Tingnan nyo itong nangyari doon sa pumatay kay Kian sa Caloocan. Kian, yes, idol. O nakisaka ito, yung mga pulis na sa ngalan ng anti-drug campaign ni Presidente Duterte, kami ay maglilinis dyan ng mga drug pusher. Okay, fine. Anong ginawa nyo? Kababuyan. Ngayon, nung nakulong sila, anong sinabi ni Presidente Duterte? In a billion years, I'm not going to help you get pardon. Sinabi yun. Ibig sabihin, hindi kinukonsinti ni President Duterte yung mga kababuyan na ginagawa nyo using his name. So kaya ikaw ninyo, yung ginawa mo kay Mystica, mali yun. O 2.5 lang pala itong si Ninyo. 2.5 lang yung ano mo, tapos puro kababuyan ginagawa mo. Nadaanan ko yung Facebook niya eh. Puro kababuyan. And yet, you're using the name of the president. Nakakasira ka sa presidente natin. Yes. Di ba? Wag ganun. Now, I'm going to help Mystica, kahit na ano pang sabihin ninyo, because may naapi. Dito, hindi ako namimili. Now, yes, I'm a supporter of President Duterte. Nung tinanong ko kahapon, huminga na siya ng apology. Nung binash na si President Duterte noon, many months ago, months and months ago, nag-reach out siya, nag-sorry siya, and hindi niya binabash si Presidente. Then, may problema ka, I'll help you. Although may mga ibang DDS na sabi, don't help. No, nobody can dictate upon me kung ano yung gagawin ko, kung sino tutulungan, kung sino hindi. Walang makakadikta sa akin. Kung nakita ko karapat-dapat tulungan, tutulungan ko. Kaya ikaw ninyo, humanda ka. Isa lang ang kalalabasan mo rito para hindi ka makasuhan. Mag-usap kayo ni Mystica, itigil mo na yung pambababoy mo sa tao using the name of the president, which the president doesn't like. It's unfair to the president na mambababoy ka ng kapwa at ngayon tatago ka sa likod ng pangalan ni presidente. Wow, that's unfair. Okay? Marami dyan, recently lang, nagdeklara na pro Duterte at gagawa ng kababuyan. Diba? Hindi nga. Ako, ang tagal ko na naging followers ni presidente. Kami magkakapatid, ang tagal na. Itong mga bago-babo, ngayon lang. Ngayon lang yan. Ngayon lang, talaga. Para bang paggamit nila pangalan ni President Duterte, parang license na yun sa kanila para makapambaboy ng kapwa. Wag po. That's not right and that's not fair. Sa batas ng tao, bawal yan. Sa batas ng Diyos, bawal din yan. Na huwag kang mambaboy ng tao para lamang ikaw sumikat. Don't. Be fair. Alright? So, Ninyo Barzaga, even while we speak, yung mga reporter namin ay ikipag-ugnayan na kay Mystica para patong-patong na kaso ang isasampa sa iyo dahil sa ginawa mong pambababoy kay Mystica, lalo pa siya isang babae. At alam nyo naman lahat, FYI sa inyong lahat, ang weakness ko ay yung mga babae na binubugbog at yung mga babae na binababoy. Ilalaban ko silang patayan. I don't f*** kung ano sabihin nyo. Kung bias ako, then go ahead, bias na ako. Ayaw na ayaw kong mapakinggan na isang babae binubugbog ng kanyang mister, binubugbog ng kanyang boyfriend, binubugbog niya ng kanyang living partner, away-away tayo. Kakampiyan ko si babae. At ayaw na ayaw ko, isang babaeng binababoy, kakampiyan ko. Matik yan. Okay.
Okay, Idol. Sa mga nais pong magsumbong sa aming himpilan, pwede po kayong pumunta dito sa TV5 Media Center Alliance, corner Sheridan Street, Mandaluyong City, mga kapatid. Bukas po kami mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 3 po ng hapon. And mangyari lamang po na personal kayong magtungo sa aming tanggapan o di kaya po ay magpadala ng inyong representative kung kayo po ay nasa abroad o nasa probinsya. And paalala lamang po, paulit-ulit, hindi po kami naniningil dito, libre po ang aming serbisyo. And asahan nyo rin po yung mahabang pila dahil na rin po sa dagsan ng mga taong nagpupunta sa aming tanggapan araw-araw. At may dagdag ko pa, ang pagsuporta ko kay President Duterte ay tri-media, meaning TV, radio, dyaryo, print. Kayo, ha? Ano? Facebook, tapos ilan lang followers nyo? Alikabok, ang yayabang nyo pa. Wala pa sa kalingking. Di ba? Yes. Kung sino pa itong mga small time, kung sino pa itong mga pipitsugin, ito pa yung maingay, ito pa yung parang lamok. Noop! Sarap. Ganun-ganun mo sa tenga mo. Kung sino yung mga higante, yun yung mga tatahimik lang. Mm-hmm. Pasimple. Ganun dapat kayo. Huwag kayo magmayabang. Yun lang. Point ko, umayos-ayos kayo. Okay? Idol, sa ating sumbong at aksyon, galing po ito sa aksyon sa tanghali, si Jim Rigel Galiedo. Hingi siya ng tulong na makuha ang kanyang anak mula sa kapatid ng kanyang dating kinakasama. Okay. Ito, kukuha tayo ng second opinion. Kasi maraming nagsasuggest ng mga netizen. Dito, talagang pakikinggan ko yung mga netizen. Mm-hmm. Dahil very objective naman sila. Kanina sa baba, kasi ang kwento ni Sir Jim Galiedo ay namatay na yung kanyang girlfriend na kung saan meron siyang anak. Mm. Meron silang anak. 4 years old. Tama ba, sir? Isa siyang seaman. Okay. Now, tinanong ko siya kanina sa baba, baka naman kaya namatay si girlfriend dahil sa consumption sa iyo at ang dami yung ginawang kalokohan. Sabi niya, hindi sir. Namatay si girlfriend kasi nanlalaki yun at nabuntis. At namatay habang pinapanganak yung baby na hindi sa akin. Oh, okay. Which, inamin naman nung kapatid, nung girlfriend. Yeah. Sabi ng kapatid, syempre, hindi kasi nagsusuporta yan. So, naghanap ng ibang lalaki, yung kapatid niya para may magsuporta. Oh. Something like that. Tinanong ko yung CSWD, kung sino may karapatan sa bata, nagulat nga ako eh, I learned something from it. Unless may pagbabago, kukonsulta tayo sa isang bihasang law professor. Yung pala, dapat mapunta sa babae pag hindi kasal. Yes. Diba, sir? Ready ka na, sir? Kukonsulta tayo. Kasi sabi nga ng mga netizen sa baba, kailangan mag-second opinion dahil marami ang mga pumapanig kay sir. Mm. Attorney Paul Castillo, FEU Law Professor and Legal Counsel. Attorney Paul, magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Idol Rafi. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig. Sir, the father and the mother are not married. Yes. The mother, nag-passed away na. Okay. Now, ang baby ay nasa mga kamag-anak ng mother. Mm. Ngayon, gusto po ni father na makuha yung baby since nag-pass away na yung mother, plus sa birth certificate naman nung bata, inako niya na anak niya yon. Yes, so he recognized the child na kanya. Yes sir, ni-recognize okay. niya. So ngayon okay. sir, ano bang sinasabi ng batas tungkol dyan when it comes to custody? Kasi ayon sa ating family code, no? Before that, Idol, no? The ultimate barometer talaga for custody will always be the best interest of the child. Pero ayon din sa ating family code, na kung merong may namatay na isang magulang, ang magkukontinue ng parental authority, yung nabubuhay, yung natitira o nabubuhay na magulang. Mm-hmm. So dito sa ano natin, syempre, obviously, that will be the father, especially in this case, kasi wala naman siyang issue sa relationship niya sa bata, in the sense na recognize niya. Kumbaga, it will be altogether different no, kung bigla lang siya nagpakita at kiniklaim na kanya. Pero dito naman, kanyang nire-recognize. At I think even the family of the late mother no, recognizes na siya yung father. Ang
tinatawag kasi na substitute parental authority, Rati, is pwede mo lang i-exercise kung namatay yung parehong magulang or unsuitable sila based in according sa law or according to the court. So ultimately, laging una sa kanila. Siyempre kasi magulang yan eh. Kumbaga, that is sound public policy. Dapat sa magulang mapunta. Pero it can also happen. Baka unsuitable. Bagamat buhay, unsuitable. Walang buhay. Pagka nasa point ng kahit na buhay yung magulang, kung generally sa kanila, pero kung kahit na buhay, pero unsuitable, in the sense na yun nga, walang hanap buhay, hindi kayang suportahan ng bata, there's a possibility na ibigay sa, ng korte sa ibang tao yung kustodiya. So generally yan, sa surviving grandparent, or pwedeng ibigay sa ibang relative, if they can prove nga, yung best interest ng bata okay. is makaprotektahan. So Attorney Paul, yes. Para maging klaro, yes. sa kaso po nitong complaint namin si Mr. Jim Galegro na sinabi ko sa iyo yung sitwasyon. Mm. Kanino ho dapat mapunta ang bata? Well, Rafi, for me, dapat sa kanya, sa father, in the absence of proof that he is unsuitable to take care of the child. Nasa, so laging isa din, nasa family law po natin yan, nasa batas po yan. Yes, it's in Article 212 to 214 ng Family Code. Doon nakasulat lahat yan, Rafi. Okay. Sa kaso po kasi ni Mr. Galedo, siya po ay merong trabaho, siya po ay isang seaman. Yes. Now, sandali po, Attorney Paul. So, how about kung halimbawa, itong si Mr. Galego, kukunin niya yung bata, pero naman, babalik sa pagkasiman, at yung bata ipapaalaga lamang niya sa kanyang parents? Hmm. Would that change the situation? Hindi naman, Rafi, no? Kasi ang nagdedetermine din, kumbaga the other relatives, no? Kasi related din sila sa bata. They can file a case and say na hindi na po proteksyonan yung interest ng bata at dapat na sa iba sa kustodiya. Kumbaga the law trust the parents syempre to know what's best for the child. Pero kung may pruweba, halimbawa, no, na aalis siya, lagi siyang wala dito, at hindi mapapangalagaan ng grandparent sa side niya, then there's a possibility that the court will award it to someone else. Pero okay. syempre, magiging decision niya ng court. So, okay, na dapat didadaan nila sa proseso. Okay. Sir Jim, pag ikaw ba ay babalik pa ulit? Opo, sir. Sa abroad, at ikaw ay magsisiman. So yung bata, pag nakuha mo, halimbawa, ipapaalaga mo sa parents. Oo, tapos yung nagpalaki sa akin, yun rin ang... Yung nagpalaki sa'yo. Oo. So, wala ka magiging contact sa bata, so dahil palagi ka wala. So, magkakaproblema tayo dito. Hindi naman, sir. Parati naman ako doon sa... tumatawag sa amin. Tumatawag? Oo. I mean, para sa akin, ha? Okay. Alisin na muna natin yung batas dito. Alisin na natin yung contention ng kabilang side. Oo. Iba kasi yung tawag, iba yung presence ng parents, ng tatay o nanay, na nandoon yung bata sa harap ng tatay niya. Ikaw, binibihisan mo, binilagay mo ng lampin, inaalagaan mo, pinapadede mo. Yung bang may direct connection. Kasi ang mangyari pala, kung iwan mo lang, 5 years kalimbawa sa barko, 5 years walang nakikita yung bata, kundi puro lamang ibang tao. 9 months lang kami, sir. 9 months? Mm. Pagkatapos 9 months, babalik ka rito? Oo. Tapos, tapos ilang buwan ka rito kapag? 4 months. Four months. So meron kang 4 months, maalaga mo yung bata. And then babalik ka 9 months ulit sa barko. Pagbalik mo ulit, another 4 months, maalaga mo yung bata. Opo. Ah. Oh, how about that, Attorney Paul? Well, ang sinabi naman niya, Rafi, no, na ang mangangalaga is yung kanyang magulang. Tama ba? Opo. Kasi nasa provision din niya ng batas, Rafi, no, na kung hindi kayang pangalagaan ng parent, ang unang nakapila na mag-alaga would be the surviving grandparent. So if nandyan naman yung kanyang grandparent, then of course, pwede naman nating ipangalaga sa kanya. Kung naman yun, hindi naman imposible na mangyari. Ah, so ibig sabihin, grandparent ng father, the paternal grandparent. At actually, surviving grandparent. So, surviving, kaya nga po, buhay pa kasi mga, ang mga magulang ni Mr. Galedo. Opo, buhay ng buhay pa, sir. Surviving grandparent. So, ibig sabihin, kung sino yung magulang na nabubuhay at yung tatay noon. Tama, sir? Pagkaintindi ko? Surviving grandparent, Rafi. So, sir, mukhang this time, sa inyo naman pumapabor yung batas. Kasi kanina,
nanlumo siya. Buti na lang may mga netizen na nagsabi na ipa-second opinion. Oo nga, sir. Pasalamat ka sa mga netizen. Sa mga nakikinig, sa mga sumusuporta sa akin, salamat. At mayroong chance tayo na makuha yung anak ko. Okay. Sabi mo doon sa mga nagsuggest. Thank you sa maraming salamat. Sa daming nagsuporta sa akin. Tawagan mo ulit, Odette, yung CSWD, yung kausap natin mismo kanina. I don't want to embarrass her, pero we just have to let her know na ito pong napag-usapan namin ni Attorney Paul ay nakasaad sa batas. Batas na. So may pinagbabasihan si Attorney Paul sa mga kanyang sinasabi. Alright? Although I'm not saying na itong si CSWD ay walang alam sa batas. What I'm saying is, si Attorney Paul bilang isang attorney, law professor, pumasa ito sa bar exam, he knows the law better than me, sorry ha, than CSWD, than Odette, or anybody involved kanina sa kaso for that matter. Okay, nandiyan si Attorney Paul? Rafi, I can hear you. Okay, so Attorney Paul, yes. Yung sinasabing surviving grandparent, pakipaliwanag ko, anong ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin ng surviving grandparent, Rafi, no? It can be anyone. So, kahit i-assume natin na apat ang surviving grandparent, pareho sa father at pareho sa mother. Now, ang tanong, sino sa kanila ang mag-handle? Ang sagot dyan is the court will decide. Kasi nasa batas din yan, na kung apat ang nabubuhay sa surviving grandparent, it will be the court's decision kung sino sa kanila ang pinaka-suited para ma-protection ng yung interest ng bata. Okay. Oh, kasi if they don't agree, no, of course, if mag-agree yung mga grandparents, better. Pero kung hindi sila mag-agree, i-contest nila yung custody ng bata. Then the court has to decide kung kanina yung bata. Sige. Sir, may gusto ko sabihin sa Jim? Yes, sir. Yung grandparent po ng babae, wala na po eh. Patay. Oh, yun. In that case, Rafi, no, sir, clearly, surviving grandparent refers only sa magulang ng ating complainant. Naku, pumapabor lahat sa iyo, Sir Jim. Okay, asandil po, attorney, ha? Miss Marilo Aspin, CSWD Paranaque. Maganda hapon po, Miss. Madam, pasensya na po, mawalang galang na lang po kasi request po ng mga netizen matapos ko kayo ma-interview namin kanina, magpa-second opinion daw po. Galing po sa mga netizen, sabi, second opinion, please. Apo. So, tumawag po kami sa abogado, si Attorney Paul Castillo, isa po siyang law professor at Apo. Legal counsel ng Apo. FEU. Apo. Tinanong po namin yung sitwasyon ni Jim. Apo. At ang sinabi po ni Attorney Paul, base po sa ating family code, anong Apo. Article po, Attorney Paul? 212 to 216, Rafi, no? Nandun eh. Marami kasi yun eh, pero it's there. Okay. Ma'am Marilu, mapupunta yung bata pala sa surviving parent. Surviving parent? Apo. Yan po sabi ni Attorney Paul, unless kung gusto mo makipag-debate kay Attorney Paul, I'll give you the floor. Sige po. Attorney Paul, gusto ka rin kausapin ni Ms. Marilo. Usap kayong dalawa. Opo, opo. No problem. Sige po, Ms. Marilo, may gusto kang tanong kay Attorney Paul? Opo. Ay, hindi po ako makakipag-debate sa inyo, Attorney, kasi ang ano lang naman na ba, wala po sa akin na makipag-debate po sa inyo. Ang ano ko lang naman po, yung alam ko naman po doon sa new family code lang din po. Opo, opo. Ang nasa family code po kasi hindi, wala naman manda. Tayong pagtatalunan doon. Of course, opo. It's always, siyempre, sound policy dictates that it's always the parent. Pero siyempre, yun nga, ang lagay, gaya ng sinasabi natin kanina, no, in the absence of anything that shows na unqualified yung magulang, dapat sa kanya talaga. Kasi magulang yan, it's a basic public policy na sa magulang. Kahit po hindi sila dapat. Kasal, sir? Oh yes, kasi hindi sila kasal kasi recognized in this instance. No, it will be different kung walang recognition ng father. Kung may recognition po ba yung ano na walang filiation? Okay, Sir Jim, may recognition ka ba sa birth certificate doon sa bata? Oo po, mayroon po. Okay. Meron na po, Ma'am Apin. May recognition doon sa ano, pero it will just ano pa po rin. It will be still subject for assessment pa rin po yung tatay. Of course. Given naman yun, Rafi, gaya nga nang sabi natin, no? Kung may iba, kung may ground sila to deprive the father,
of custody, eh, ganun talaga, nasa batas din naman yun. Pero in the absence of any showing nga, na hindi dapat sa magulang mapunta yung bata, then the default is laging sa magulang. Kasi kanino pa ba dapat mapunta kung hindi sa magulang na kaya naman pangalagaan ng kanyang anak. Ayun. Okay, ma'am. Kahit po hindi kasal. Yes, kahit hindi kasal kasi may recognition dito. Ah. Nagigets ko po yung sinasabi nyo na pag hindi kasal, parental authority is exercised by the mother. But it's also in the law na pag namatay yung isang magulang or only in the absence of parents will substitute parental authority be exercised. Okay. Sige po. At least, Mamarilo, meron tayong natutunan pa rin. Yung sinasabi ko po na ini-evaluate yung father. Opo, naintindihan natin yan kasi nga kailangan din malaman talaga na mapoproteksyonan yung bata. Tama rin naman po yun. Okay. So, Attorney Paul, maraming salamat po, Attorney Paul. Ha? Mabuhay ka, sir. Maraming salamat. Sige, okay. Ma'am Marilo, I agree with you. Kailangan po may assessment. Apa. Pero, right now, dapat pala talaga mapunta kay Sir James. So, sasamahan po namin si Sir James sa inyo. Do an assessment. Dapat lang talaga gawa nyo. Tama ho kayo doon. I agree with you. Pero, pag nakita nyo po na karapat-dapat siya maging magulang at wala hong mali sa kanyang pagkatao, sa kanyang bilang isang tatay, then we give the child to him. Tama? Sige po. Okay. Sige po. Sige po. Tignan natin po. Opo. Ma'am Marilo, salamat po sa time na binigay nyo sa amin, ha, madam. Sige po. God bless po. Okay. Bliss Diet. Sino si Bliss Diet, kapatid? Yung kapatid niya, sir. Miss Bliss, magandang hapon. Sir, opo. Tignan po. Ma'am, kanina ho, nakausap ko yung CSWD. Kung nakampi po sa inyo. Pero nag-second opinion po kami tulad po ng request ng mga netizen na nakapanood kanina ng programa. Tinawagan po namin isang law professor, si Attorney Paul Castillo. Nagbanggito siya ng mga article dun sa konstitusyon natin na lumilitaw si Jim Rigel Caledo talaga ang meron pong karapatan sa bata dahil yumaon na po inyong kapatid. Pero hindi pa po nakaliving. Yumaon po. Pero hindi pa po nakaliving. Okay. Kaya ang sinabihan lang namin po siya, sinabihan siya ng kuya ko, huwag ka munang kapunta-punta dito. Kasi nakaburol pa yung nanay ng bata. Parang gusto mo na yata kunin yung bata eh. Wala kang ginagawa dyan sa bata nung buhay pa eh. Sabi na ang kapatid ko. Kung buhay yung kapatid ko, tagal doon sa probinsya. Matagal ka rin nakababa ng barko. Hindi ka man lang nakasilip sa kanila. Yan ang hindi mo nakita lang. Opo. Okay, sandi po mama, sandi po ma'am. Sir, gusto kong marinig yung sagot mo dyan. Aba, kailan sagutin mo para ganahan akong magtulong. Otherwise, tatalikuran kita. Nung ikaw raw ay nasa barko at nabubuhay pa itong si girlfriend mo, pabaya ka raw tatay? Sagutin mo. Hey, hindi, sir. May suporta yan, sir, bro, siri. Hindi, sagutin mo si Miss Bless. Yan, ma'am. Opo. Nang, hindi Opo. Mo na nakita na gasuporta yung mga magulang ko. May witness ako dyan sa ninyo. Ito ah, Jimboy ah. Gatas na birth spray ang binibigay na dalawang balot. Biscuit, at saka tinapay. Walang pera. Kinsinas, katapusan lang yan, ha? Yun lang, walang binibigay na pera. Pagkatapos, magbigay lang ng pera yan pag nangihingi sa bingbing pag may sakit si Jimboy. 500. Yun lang. Oh. Ipakita ko yan sa'yo yung resibo ko lahat-lahat. Oh, sige. Malay ko kung kanino mga resibo yan. Hindi. Mayroon ako dyan. Hindi mo lang alam na luwas sa grocery, may pinapadala ako kay Dindin. Sigado ka. Oo. Hindi ako nagsinungaling. Okay. Pero, ako naman kasingit. Sir Jim, kailangan makita ko yung mga resibo na yan. Oo. Na nakapangalan doon sa girlfriend mo. Oo, sir. Okay. Ay, yung ibang resibo, in-request pa namin doon sa... Hindi, sir. Hindi. Kailangan, sa inwailer, sir. Hindi, kasi para ayokong sayangin yung tulong na ibibigay namin dito sa'yo. Okay? Ayokong magkamali dito. Siguraduhin mo lang na meron ka mga resibo na ipinapadala mo on a regular basis doon kay Miss Denbeth. Oo, pag sir. Wala ka may pakita at may pakita mo lang mga tinapay at pandesal, atras ako. Bahala ka sa buhay mo. Deal? Sige, sir. So, papakita mo muna. Gusto ko tomorrow, bago kami action, ilabas mo na lahat ng mga resibo na yan. Kapag napatunayan, talagang meron, then go. Sige, sir. Tuloy-tuloy namin. Pero pag wala ka maipakita, sorry ka na lang. Sige, sir. Suntok sa buwan na lang ang ma-expect mo. Okay? Okay, sige. Fair enough. Ngayon, ang request ata nila, patapusin yung burol.
Ano masasabi mo dyan? Eh, ito kasi sir, may balita kasi ako na yung anak go sa Mindanao eh. Itatakas? Oo. Okay. Well then, kung ganon, eh, kailan makuha na natin? Oo, kaya nga ako nag-action sir eh. Okay. Kasi ma'am, ang ni-request naman niya, hindi naman yung sorry ha, hindi ako namimiloso po dito. Hindi naman po yung mga labi o yung bangkay ng inyong kapatid ang gusto niyang kunin para sabihin yung hintayin na maburol. Kundi yung baby naman. Di ba? So, siguro ma'am, may karapatan siyang kunin ni my baby. So, Sir Jim, oo, gusto ko mabilisan. Kailan ba matatapos yung burol? Hindi ko po alam, sir. Kasi umihingi pa kami ng tulong para makauwi yung kapatid ko sa probinsya. Okay. Kasi wala kami. Opo, opo, ma'am. Sir Jim, kung pwede ngayon na, kung may pakita mo yung mga resibo, bukas, punta na tayo sa bahay nila. Sige, sir. Okay, nasa iyan kung gaano kabilis umaksyon. Kami dito, mabilis na mabilis. Oh, sige, sir. Meron okay akong produce. Sige po, ma'am Bliss. Iti-check muna namin kung totoo po yung inyong aligasyon o hindi na siya ay isang pabayan tatay. Pag siya po isang pabayan tatay, tatalikot po kami sa kanya. Okay, ma'am? Saka, sir, nakaburol pa yung... Ang ano yan, sir, ang sabi namin sa kanya, sinabi ng kuya ko sa kanya, hintayin mo munang makatapos yung burol ng kapatid ko. Ma'am, meron kasi siyang aligasyon, ma'am, na pagkatapos ng burol, yung bata... Dadalhin niyo sa Mindanao, edi mahirap na siyang habulin. Mahirap na kunin niya. Wala po kami, sir, na ganung plano. Wala, sir. Baka gawa-gawa niya lang yan o baka tismis lang yan. Wala po, sir. Saan ho ba kayo? Pero meron ho kayong bahay sa Mindanao? Wala po. Taga Mindanao po kayo? Hindi po, taga Antique po, sir. Okay. Yung kapatid niya isa, sir, doon sa Mindanao. Sandal po, yung? Kapatid niya isa. Meron kang kapatid sa Mindanao? Opo. Okay. Sige po. Binata po. Okay, salamat. Salamat po. Okay, sige. Sir Jim, pakita mo yung mga resibo, then tuloy natin tulong sa'yo. Okay? Salamat po, Ma'am Bliss. Magandang hapon po, Madam Bliss. Okay, okay po. Sige po. Alright. News break. Okay, maraming salamat po. Okay, mga kapatid, ang bahagi pong ito ay atid ng Tough Mama Home and Kitchen Appliances, Kumeya 3Q, siguradong quality, quantity, at quick cook. Masarap talaga. Family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Happy listening daw po sa pamilyang avid listeners ng Wanted sa radyo na sina Don Don Baho, isang taxi driver ng Etnavanga Taxi na may plakang D-O-C-O-H 1977 at sa kanyang asawa na si Arlene Baho. Mga anak nila sina Friends Andre Baho and Princess Aya Baho. Yan po. Yan pong pagbating yan ay galing po kay Ate Carol. Okay? Nais ko lamang din pong batiin ng thank you kay Ace Salon and Spa Tandang Sora, especially po kay Sir Kyle and Josephine Dazala, Ate Joanne, Seo Bernard, Rain and Ate Fe. Hello po sa mga naka-live po sa at mga naka-monitor pa sa ating Facebook Live. John Ray Hanoplo, Luisa Marie Fernando, Prince Carl Lacson, Hermila Bonga ng Italy, hello po madam. Jesse Cruz ng San Diego, Noel Barameda, Angel De Assis, Angelito Jimeno, Lorna Jimeno, Joey Garcia, Dennis Buado, and hello po, maraming salamat po sa pakikinig sa AP Cargo, especially po kay Miss Riri. Ang pong pagbating yan ay galing po sa aming cameraman na si Kuya John Lisan. Okay. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silymarin. Silymarin parang 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibilis halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life app. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa silymarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silymarin,
kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarin content. Sinamaan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Binatilyo pala ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Matanong ko nga kayo, ano ang paborito nating ihanda pag may birthday, binyag, o kahit anong okasyon? Walang duda, pansit, di ba? Kahit pang araw-araw na partner sa kanin, pag nakita sa karinderya, pansit ang pipiliin kaysa sa iba. Kaya kung gusto nyo ring makasiguro na masarap, malinis at de kalidad ang pansit na kakainin ninyo, isa lang din ang nakasanay na, Comeya 3Q. Mahigit 22 years nang gumagawa ng bihon, palabok at sutanghon ang Comeya 3Q mula noon hanggang ngayon. Comeya 3Q tayo. Comeya 3Q bihon, palabok at soronghon noodles ay ginagawa sa pinakamalinis at ligtas na paraan. Meron po kaming HACCP certification at ISO certification. Tuloy-tuloy po ang paggawa natin ng masarap na pansit para sa mga Pilipino. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. And we're back sa Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Bago ang lahat, mga kapatid, panawagan lang po namin itong wallet, Idol. Sige. Oo, wallet na may halaga po na 37,126. Wow. Itong wallet na ito, ang nagsoli po niyan ay si Mr. Victoriano Aringay, isang tricycle driver. Oh. Yes, Idol. Katoda. Palakpakan natin mga yes. Tricycle driver. Direct, mga tricycle driver, para sa inyo po itong palakpak na ito. Wow! Idol, Katoda yan, 073. Ang kodang ito, Idol, ay Kapitolyo Pasig. Okay. Oo, ang ano pangalan ng tricycle driver ulit? Victoriano Aringay. Victory na victory talaga. Yes! Ang bagay sa kanya. Victoriano Aringay. Aringay. Isang tricycle driver, ang sinoli ay magkano? 37,126. 37,000 pesos. Tumataginting. Tumataginting. Ang laking pera. Okay. Idol, ang may-ari niyan ay si Miss Jennifer Iris Bautista. Okay. Yan. Very good. And Idol, isa pang wallet. Mm-hmm. Ang wallet na po ito ay nagkakahalaga ng may laman na 7,317. 7,000 naman. Eh, sinong may? Mm-hmm. Ang nagsoli niyan, Idol, ay si Mr. Francisco Barroza ng UNO Uno Taxi na may plate number na UWM265. Ang may-ari niyan, Idol, ay si Mr. Arwin Pasilla. Yun. Ito, sinuli na isang bayaning taxi driver. Mm-hmm. 7,000. Bayaning tricycle driver. 37,000. Palakpakan natin silang dalawa. Tricycle driver, taxi driver, mabuhay po kayo. And
And kung kayo po ang may-ari nito mga wallet na to, pumunta lamang po kayo sa TV5 Media Center Reliance Corner, Sheridan Street. Dito po yan sa Mandaluyong City. And hanapin po si Ms. Klein Biete. Okay? Okay. Idol, sa ating sumbong at aksyon, nandito si Leo Cel Seguisabal. Reklamo niya, idol, ang kanyang dating kinakasama dahil sa hindi pinapayagan nitong makuha ang kanyang mga anak. Ang mga anak nila, idol, ay 6 years old at 4 years old. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Liusel. Magandang hapon po, sir. Okay. So, ilan taon po yung... Ah, ito na, 6 years old tsaka 4 years old. Hindi ko kayo kasal? Hindi po po. Okay. At gusto mo na po makuha yung bata? Opo. Ayaw po ibigay? Ayaw po. Bakit daw po? Kasi ang dahilan niya po, inabandon ko po daw yung mga bata sa kanya. Okay. O nga naman, kailangan masatisfy mo kami doon sa allegation ni Crisanto na hindi totoo yung mga sinasabi niya na inabandon na mo. Kasi po, ang una-una kasi po, yung ganito po kasi yung nangyari. Binugbog niya kasi ako. Tapos, paghating gabi, hindi lang isang bisis binugbog o sinasaktan ako. Karamihan niya po ginagawa niya sa akin. Abugbogero ito? Opo. Tinitiis ko lang po. 9 years po ako nagtitiis sa kanya. Tapos, minsan, dati rin nung nagbuntis ako sa panganay naming dalawa, sinabi niya, hindi raw sa kanya. Sa kapitbahay daw, nasasaktan din ako noon. Kasi sabi niya, kay Robin yan, kahit sino yung tinuturo niya. Eh siya lang naman yung ama ng anak ko at siya lang din ang boyfriend ko dyan sa lugar nila. Wala po akong ibang okay, boyfriend. Okay, kailan po kayo nagkahiwalay? Nagkahiwalay po kami noong May 21 kasi... Nitong taon? Opo, ito lang year na to kasi binugbog niya ako. Hating gabi, alas 12 ng gabi, natutulog ako, galing siya sa inuman. Tapos pumapasok siya sa kwarto namin at binunot niya ako. Sabi niya, mag-usap tayo. Sabi ko, oo, sinasabayan ko siya patungo sa kwarto niya. Tapos sabi niya, pag may problema tayo, nagsasabi ka pala sa friend mo. Inaamin ko naman. Nagsasabi ako sa friend ko kasi wala naman ako mat... Sino tong friend mo? Lalaki, babae? Babae rin. Hindi naman ako nag... Okay. Sige po. Cut muna. So, nung umalis ka nung May, umalis ka ba? Pinalayas ka? Umalis ka dahil natakot ka? Umalis ako. Dala ko yung mga anak namin kasi... Ah, dala mo? Opo. Kasi ginamitan okay, niya sige. Ako ng tsako. Okay na. Sige, umalis ka dahil ginamitan ka ng tsako nung May. Opo. Tangay-tangay mo itong mga bata? Opo. Eh, ba't napunta sa kanya ulit? Kasi po, ganito... Pagka kinabukasan, pumunta ako ng DSWD. Tapos sabi ng DSWD, kasi mahabang story. Sige po, paiksin natin. Sabi ng DSWD, bigyan ko lang daw siya ng right sa mga bata kasi ama siya. Eh binigyan okay. ko naman siya ng right. Lubos-lubos na nga binigay ko sa okay, kanya. Okay, so in short, batapos bigyan ng rights, itinakas na, itinago na. Ma'am, paiksin mo na lang. Nasa kanya na ang mga bata. Kasi sabi niya... Okay, nasa kanya bata, itinakas na. Oo, nasa sa bahay na nila. Kasi ako nasa okay, nanay ko. Okay, kaya nasa bahay na nila. Hindi na niya ibigay. Okay, tama na. Oops, haba pa tayo. Mr. Crisanto Hill, lakas. Magandang hapon po, Sir Crisanto. Magandang hapon, sir. Sir, bugbugero ka palang mister, ah. Na bugbugero kang boyfriend. Ay, hindi, sir. Hindi na ito, sir. Murag, subasubar na yung sinasabi niya. Kasi, alam mo, sir, yung palagi yung inawayan namin, yung... Hindi magandang ang kibali ang kwas mga bata, yung threat niya sa mga bata. Kasi may time na nagsinabi siya nga sinabi ng mga bata nga kayo ang nagkano sa buhay ko. Kayo mga bata ko, yung mga bata. Okay. Kayo sa buhay ko, nakasira sa buhay ko. Kasi ano sir, may balak yan nga magano ng mga pariner. Kay noon pa lang sinabi siya, hindi pa kami, sinabihan siya ng asawa ng ano niya, kasama niya sa... Okay, sa, sir, sa, sir, sorry, sir, I have to cut you off. Ano pong ebidensya nyo sa inyong mga binibintang sa kanya, sir? Alam mo, sir, ganang yung laging inawayan namin, yung pinakalaman yung ano na, santo ko, inihagkon niya, inihampas niya,
Sir, lumalayo ka, sir. Lumilis ka. Sir, lumilis ka. Maganda na sana. Meron kang aligasyon na kasama sa Amerikano. Pwede ho isang dahilan nyo para hindi mapunta sa kanyang bata. Pero sir, sagutin mo muna. Ngayon lang, sir. Mag-ano siya? Kaya anong ebidensya meron ka? Anong ebidensya meron ka, sir? Wala. Mismo yung kapatid niya mismo, sir, na dito sa cellphone ko, na-record ko. Tuwing magsimba sila, may time na iniwan yung mga bata at pumunta sa puder ng mga pariner sa Tawala, Puroklos. Saan po siya pupunta? Sa Tawala, Barrio Tawala. Ano po meron doon? Pumunta siya sa pariner, lugar ng mga pariner. Doon siya matutulog. Sabi na ang kapatid niya, mismo kapatid niya. Ma'am, habang tinatawag namin yung kapatid mo, eto na, nag-ring na. Okay. Ikaw raw ay dumadayo pa sa mga foreigner. Pakisagot po. Ayan po, tinatawag namin kapatid mo. Siyempre, kapatid mo na ito. Ano po? Yung sinasabi niya po, sir, hindi po yan totoo, sir. Kasi ang trabaho ko, sir, manicurista, araw-araw ako. Nagtitiis sa pagmamanicure. Tapos, nagmamasad din ako minsan para lang din makatulong sa kanya bilang asawa. So, wala po yung dumadayo ka pa sa mga foreigner? Hindi yan totoo, sir. So, pag tinawagan namin kapatid mo, sabihin, hindi yung totoo. Kapatid ko, sir, lumaban sa kanya kasi hindi ayaw nga magpak... Yung, ayaw hindi, nila. Ma'am, yung kapatid mo, kasi sinasabi niya, kumakampi doon sa kanya. Kasi ang kapatid mo lang nagsumbong na ikaw ay nanlalaki sa mga foreigner. Kasi una, sir, yung kapatid ko, galit na galit sa akin, sir, kasi makipaghiwalay ako sa kalibin ko. Oh, bakit papabura ng kalibin mo ang kapatid mo? Kasi ayaw ng kapatid ko na makahiwalay yung pamilya o hindi mabuo yung pamilya. Eh, hindi ko na po matiis yung kaya ugali nga, ma'am, niya. Okay, sige. Ayaw ng kapatid mo na magkakahiwalay kayo ng iyong mister. Okay. Pero bakit niya gagamitin yung mga pananalita na yung girlfriend mo, Crisanto, ay nanlalalaki, dumadayo pa sa mga foreigner? Mm-mm. Ang layo ng sagot mo, ma'am. Paltos yung sagot mo. Hindi po yan totoo, sir. Hindi ko po yung alam yung nasa isip ng kapatid ko, sir. Yun lang po ang mali dyan, sir. Hindi ko po yan alam. Kaya ma'am, bigyan mo ako ng magandang dahilan kung bakit ka namin tutulungan. Kasi itong kapatid mo na mismo nagsasabi, dumadayo ka pa sa kung saan saang lugar para lamang makipagkita sa mga foreigner. Hindi ho maganda ang dating sa amin yan. Mm-hmm. Bakit kita tutulungan na kung ikaw pala isang salawahan? Hindi po yan totoo, sir. May, kung ginawa ko yan, sir, kung kahit saan ako magpunta, hindi ko yan nagawa kasi may anak ako, nagmamanicure ako, kahit saan-saan nga ako makapunta, sir, daladala ko yung mga anak ko. Alam yun ng barangay nila, sir, na wala akong ginawa at wala rin silang ebidensya na may kasama akong foreigner o may customer man akong foreigner, sir. Alam mo kung bakit ko tinatanong yun, ma'am? Bakit ma'am, importante sa akin yun? Alam mo kung bakit? Actually, hindi talaga yung foreigner ang importante sa akin doon. Kung ba't ko tinatanong, ma'am, makinig ka lang. Dahil yung allegation niya, iniiwan mo yung bata. Yun. Ginamit ko lang yung foreigner para lituin ka kung consistent pa rin yung sagot mo. Hmm. Okay? Ang importante sa akin doon, yung bata, iniiwan mo, lumalayas ka para makipagkita lang kung kanino-kanino Poncio Pilato. Yun yun. Hindi so ano pong garanti ngayon kapag napunta yung bata sa iyo, halimbawa, nakuha na namin dito kay Crisanto, ikaw ay babalik sa dati mong gawin, iwan mo yung anak mo at pupunta kung kani-kanino. Hindi po yan, sir, totoo, sir. Magmumukhang kawawa yung mga bata. Hindi po yan totoo, sir, kasi alam din niya ng kapatid ko, pag nagsimba ako, nasa simbahan lang po ako. Hindi yan po totoo. Hindi totoo. Hindi po yan totoo, sir. Hindi mo iniwan yung anak mo para lamang gumalagala. Oh, hindi po, sir. Nagtiis nga ako. Nagkasakit yung anak ko, sir. May trabaho kayo ngayon? Opo, sir. Meron kayong blatter na ito kayo po'y binubugbog ni Crisanto? Ito po, sir. Marami nga akong story dyan, sir, sa ginawa niya dati. Tapos yung kapatid ko. Crisanto! Parang po sino na. Crisanto! Meron nga, idol, pati medical. Crisanto! Sir. Yari ka dito. Sir. Nako, makukulong ka. Ito, ang dami mga pasa-pasa itong si girlfriend mo. Nako, bugbog sirado. Nambubugbog ka pala.
Wala, okay. Sir. Kaya sir, ginagamit yan ang dahilan. Hindi ko alam kung totoo ba yan, sir. Kasi bigla, pag napatapos niya mag-away, bigla siyang umalis. Alam mo, sir, ginagamit lang ako yan. Sir, sandali lang, sir. May medical certificate siya rito. Sir, yung mga pasa-pasa niya, mga sugat-sugat sa ulo, sa liig, sa paa, ang ibig mo sabihin, susunugin niya ang kanyang paa, ibig mo sabihin, untok-untok niya yung kanyang liig, ang kanyang likod. Alam mo, sir. Sandali lang, sir. Sandali lang, sir. Yung kanyang likod, didikit niya sa pako, tapos susugatan niya kanyang likod para lamang mabalikan ka. Grabe ka naman. Ginagawa mo naman kami, sir, pulpul. Hindi ko naman gusto, sir, nga balikan siya, sir. Mahalo mas maano. No, ang ibig sabihin, balikan siya para gawan siya ng istorya. Kung ba, ibig sabihin, para siya ay gagawa ng istorya laban sa'yo. Hmm. Sir. Hello, sir. Ang daming pasa rito, sir, oh. Itong si girlfriend, na nananakit ka pala talaga ng girlfriend. Bakit to, sir? Ano ba nangyari? Ano ba pinagawain nyo, sir? Alam mo, sir. Hindi, sir. Pakisagot, sir. Anong pinagawain nyo, sir? Sa religion namin, sir. Sa religion. Yeah. Siguro, ang pag-isip-isip po yan, sir. Sir, sir. Ilayo mong religion, sir. Sir, please lang. Ilayo mong religion. Yan ang pinakayo ko sa lahat. Ilayo mong religion, sir. Okay. Oh. Okay. Bukod pa dyan sa religion, ano yung pinagawain nyo? Bigla, sir. Umalis. Niya ba na ano ko sa kanya, iiwan yung mga bata sa kung saan siya nagapira. Okay, sir. Doon sir, bigla siya umalis. Bigla siya umalis. Kaya mo na binugbog. Ah, hindi. Kahit hindi ko siya nabugbog, sir. Kunting away lang, umalis siya. Kaya nga, sir. Sir, paki-explain lang muna saan galing itong mga pasa. Ang dami, sir. Pag-alaman ko, sir, yung huli, yung ano, last, ano, away namin, yung hinapas niya yung santo ko. Sinapak niya yung santo mo? Sir. Yung santo ko na putol ang dalawang kamay at saka yung nabiak yung ano sa pinakababa niya. Okay, so nung sinapak niya yung santo mo, anong ginawa mo? Sinapak mo yung mukha niya? Murag, hindi ko matandaan yung mukha, sir. Murag, siguro... Hindi mo na matandaan? Hindi, wala akong... Ano ko lang, nadipinsa ako sa santo ko. Nag-ano kami. Sir, okay na, sir. Okay na, sir. Sige, santo. Sige, katoliko ka, santo. Pareho tayong katoliko. No problem. Now... Kinuha ko yung santo ko. Kaya nga sir, matapos niya masapak yung santo mo, gumanti ka naman at sinapak mo naman yung mukha niya. Kasi nga nagagalit ka bakit yung santo mo kinalikot pinakialaman niya, kaya gumanti ka, tama? Hindi ako gumanti, sir. Ano lang ko, depensa lang ako sa ano ko. Hindi ka nga para sir, hindi maano. Kasi bakit mo didepensa yung santo? Yung santo naman hindi naman tao 'yon. Hindi naman buhay 'yon. Sir. Yung santo estatwa naman yun. Paano? Kasi dibuto ko dyan, sir. Pinagamahal ko kasi dibuto ko yan. Oh, sir, nandun bakit ako. Sir, nandun na ako. Siyempre, kat tayo mga Katoliko, okay, nandun yung devotion natin sa mga santo, paggalang, pagrespeto. Pero, respetuhin mo rin po yung buhay na tao. Kung respeto ka, sir, siya ang hindi respeto sa akin. Kaya nga, sir, kung yung santo mo ay kanyang sinapak, yung santo mo, yung estatwa, sinapak niya, di pagalitan mo siya, huwag mong gantian ng sapak sa mukha niya. Talo ka doon. Wala akong... Kasi sir, meron pong batas ang tao na hindi kuminsan tumutugma sa batas ng Diyos. Huwag natin paano to kasi may mga kapitbahay tayo, mahiya tayo. Bigla na siyang sumigaw. Sandali lang sir. Ang layo naman sagot mo. Mr. Kenneth Sagisabal, maganapon po Sir Kenneth. Nakinig po ako. Sir Kenneth. Okay po. Andito po yung kapatid nyo, si Liosel. Oo, kapatid ko po yan. Okay. Totoo ba na itong si Liosel palaging iniiwan yung anak niya at nandadayo ng mga kung saan-saan lugar para lamang makapanlalaki? Hindi naman din nagdadayo. Nandiyan naman siya. Diyan na lang sa mga kapitbahay. Kasi minikurista yung kapatid ko eh. O, kasi sinasabi po ni Crisanto, ikaw raw nagsumbong sa kanya na itong si Liosel iniiwan yung kanyang baby para lamang makipagkita sa mga Amerikano kung saan-saan lugar. Totoo, hindi. Nagsabi ako noon, nung unang anak niya, kasi pangalawa na siya ng anak eh. Pangalawa na niya ngayon si Crisanto. So, pero ngayon po, meron ba? Meron pa siyang ginagawang pang-iiwan sa mga anak para makipagkita sa mga lalaki? Meron, wala? Wala naman, pero ang ano ko lang, masabi ko lang yung kapatid ko na umalis kasi nag-minicure nga. Pero yun lang ang masabi ko sa kanila na... Okay, yung pamilya sana nila magkaboy, yun. Sige na po, okay na po, sir. Salamat po, sir, Salamat po, sir. Maganda po, Sir Kenneth. Sir Crisanto. May record ako. Crisanto. Sir. Kukunin po namin yung bata, tapos kasasampang ka namin ng kaso sa pambubogbog
dito kay Liosel, sampan natin kaso, pakulong natin to. Okay sa'yo? Ang sa akin lang po, sir, maibalik yung mga bata sa hindi, akin. Bukod pa sa mga bata, maibalik. Kasi, naawa ako sa'yo dito, bugbugero to eh. Pag nakuha natin bata, kasuhan natin, gusto mo? Baka po mag-war dun siya sa akin, pati yung mga kamag-anak. Ma'am, huwag ka mag-problema sa kanya. Huwag mo siyang problemahin. Ang problemahin mo yung batas natin. Kakampi mo yung batas dito. Kakampi mo ako. Dalawang kakampi mo yung batas natin, pati ako. Kasuhan natin o hindi. Siyempre, ikaw masusunod. Ayaw ko naman yung napipigitan ka lang. Kakasuhan, yes or no? Ang sa akin ko lang, sa akin lang. Ma'am, yes or no lang? Yes or no? Hindi kita pinipilit. Kung anong gusto mong desisyon, susundin ko. Kasuhan, yes or no? Dahil sa pambubugbog. Natatakot ako, sir. So, ayaw mo? Okay, sige, ma'am. Kung hindi ayaw mo din. Hindi na ako guluhin yun. Okay, ayaw mo. Hindi kita pipilitin. So, ang gagawin lang natin, kunin natin yung bata, tapos kumuha tayo ng court order. Huwag ng barangay. Mm-hmm. Kasi pag barangay, 15 days lang yan. Mm-hmm. Barangay protection order. Court order na hindi siya makalapit. Kapag lumapit siya sa'yo, arrestuin siya at pupusasan. Okay? Opo. Sir Santo. Sir. Sir. Pasalamat sir. Ka. Ngayon, magpunta ka din sa mga santo. Magluhod ka at magdasal ka. Pasalamat ka dahil hindi kanya ipakukulong dahil sa ginawa mong pambububog sa kanya. Okay? Sige po. Miss Caridad Faye, social worker, Panglao, Bohol. Magandang hapon po, Miss Caridad. Yes, sir. Good afternoon. Ma'am, sa tulong po ninyo at ng PNP natin, pupunta ko tayo yes, dito sa bahay ni Crisanto para kunin po yung mga bata. Opo, sir. Salamat po, ma'am Caridad, ha? Wala po nga naman, sir. Kasi siyempre po, naghihingi po ng tulong. So, kaya nga, punta kami doon sa bahay niya kasi together with the police women, sir, women's desk, para kasi humingi, nagpunta siya dito nung September 8, kasi may yung data ko dito, sir, last September 8, si Ma'am Liosel po, nagpunta ng Negros. Opo. So, sabi niya to visit her sister daw. Opo. And then, iniwan niya yung mga anak niya sa kay Crisanto, yung kalibing partner niya. Opo. Doon niya iniwan kay Crisanto. So, opo. Dahil nga magbabakasyon siya for 2 weeks. Opo. Estimated yun na 2 weeks. Okay. Tapos kasi si Crisanto nga yung ama ng mga bata, kaya doon din niya iniwan. Okay. So, noong September 16, in the evening, alas 7 po ng gabi noon, she came back from Negros. Opo. So, and then, she went directly to the house of Mr. Crisanto. Okay. So, para kukunin niya yung anak niya. Hmm. But, pero hindi daw binigay ni, yun nga, hindi daw binigay ni Crisanto. Ni Crisanto yung anak niya. Sige po. Hindi daw binigay. Sige, so mangyayari dito ngayon, ma'am, kami po ipupunta dyan. Sasamahan po namin si Liosel. Pupunta tayo sa PNP. Excuse me, ma'am, Captain Yon Francis Alvarez. Magandang hapon po, Captain Alvarez, sir. Magandang hapon po, Sir Tulpo, sir. Opo. Sir, pupunta kami dyan at kasama po yung mga taga... social worker ng Panglao, Bohol. Kunin po natin yes, yung bata, kay Crisanto. Lakas. Yes, salamat po, Captain, ha. Magandang hapon. Punta lang po kayo sa station namin. Open naman po yung palagi. Ready to serve sa ating tumulong, sir. Salamat po, Chief. Magandang hapon po, sige, Captain. Sir. Magandang hapon, sir. Thank you po. Ma'am Caridad, darating po kami. Magandang hapon po, Ma'am Caridad. Yes, sir. God bless po. God bless. Thank you po. Okay. Ma'am, okay na yan. Kunin natin yung bata. Schedule natin. Mr. Crisanto. Sir. Sir. Oh, ganito ang gawin mo. Bili ka ng mga kandila, tapos ilagay mo yung santo diyan sa harap mo. Magluhod ka, magpasalamat ka, santo. Salamat po at hindi na ako ipapukulong ni Ma'am Liosel ng girlfriend ko. Oh, di ba hindi mo napakulong? Hindi na lang okay. Po, sir, kasi bigla lang bata. Okay? May right naman po siya sa okay. Mga bata. Okay. Salamat sa iyo, Mr. Crisanto, God bless po. Tapos i-link ko lang po sa kanya, sir, na... Okay, pero ma'am, ikaw naman ang babalikan ko rito. Galangin mo po, hindi ka katoliko, ano? Hindi po. Okay. It's okay. Galangin mo yung belief ng ibang reliyon. You learn how to respect. Kasi, ma'am, huwag mo na sa akin pagdating ko anong reliyon mo. Paano naman kung yung reliyon mo ay binastos din nitong katoliko ni Crisanto. Katoliko ako ha, pero ako, I don't get hurt kasi di naman. Wag na wag mong bastusin ang belief ng isang tao. Ang reliyon ng isang tao. Who are you na para
bastusin ang reliyon ng isang tao. Para husgahan ang reliyon ng isang tao. Okay? Opo, sir. Respetuhan lang yan. Respetuhin mo yung reliyon ni Crisanto, respetuhin ni Crisanto ang reliyon mo. Respetuhan. Para maging harmonious yung samahan. Foul yung ginawa mo, na binasag mo yung kanyang santo, of course nagreacto. Kasi may mga tao, kung tawagin die hard sa kanilang reliyon. Kasi kung sa nanay mo ginawa yun, yung nanay ko baka nasampal ka rin. Kasi yung nanay ko, very, very super religious yung nanay ko. Pag ginawa mo sa nanay ko yon, sinampal mo yung santo o binali mo yung kamay ng santo, magsambunutan kayo ng nanay ko kahit na matanda na yon. Nag-gets mo? Opo, respect sir. Other Opo, religion. Okay? Opo. Please. Salamat po. Thank you po. Po siguro, okay. Mga kapatid, ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil. Okay, happy listening po sa pamilyang avid listeners ng Wanted sa Radyo na sina Don Don Baho, isang taxi driver na Etnivanka Taxi na may plakang UOH1977 at sa kanyang asawa na si Arlene Baho, mga anak nila. Sina Friends Andre Baho and Princess Aya Baho, yan pong pagbati na yan ay galing po kay Ate Carol. Hello po kay Tricia Fernandez, Karen Caboboy, Kyle Cassandra, John Simon Panvelos, and Nenitz Galvez, Amelia Bison, and Mercy Planteras, Arlene Yurong, Agnes Tamayo Esteban ng Caloocan, and Ronaldo Pineda. Binatilyo pa lang ako noon, madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silymarine. Silymarin parang 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa silymarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silymarin kumpara sa ibang brand na mababa ang silymarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Tough Mama! Basta home and kitchen appliances. Tough Mama! Magaan ang buhay with Tough Mama. Tough Mama! Masayang pamilya with Tough Mama. Tough Mama! Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan
at supermarket. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silimarin. Silimarin parang 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarin kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silimarin. Silimarin parang 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drug Stores and other leading drug stores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarin kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. And we're back sa Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Okay mga kapatid, saktong-sakto ngayong magpapasko, may good vibes na hatid ang Cherry Mobile para sa ating lahat. Cherry Mobile is making this Christmas merrier with their Wish Upon a Cherry promo. From October 17 until January 6, 2019, and simple lamang po para sumali. Bumili lang ng Cherry Mobile smartphone sa mga Cherry Mobile concept stores and kiosks near you, nationwide po ito. And upon purchase, may ibibigay na raffle coupon sa inyo. Pumili lamang ng inyong wish list, isa ang mananalo sa mga susunod na packages worth 100,000 each. Okay, ito mga kapatid, trip to Siargao for 3, tricycle negosyo, shopping spree, and beauty and wellness. Okay, pwedeng ikaw ang isa sa apat na lucky winners, kaya sugod na sa any Cherry Mobile stores and kiosks near you and wish upon a cherry. Bisitahin lang ang Cherry Mobile sa Facebook and Instagram para sa iba pang detalye. Okay. Idol, sa ating asulian ng bayan, meron pong nagsoli dito ng wallet na nagkalalaman ng 14,110. Ang nasoli nito ay si Mr. Johnny Kabaktulan ng 768 taxi na may plate number na UMW925. Ang may-ari nito ay si Mr. Salman Linchoco, isa pong accounting staff. Okay, bigyan na natin kay Mr. Linchoco yung kanyang wallet. Maganda hapon po, Mr. Linchoco, sir. Pakibilang lang po yung laman ng wallet nyo para masiguro kompleto po yan. Habang binibilang ni sir, kausapin natin si Mr. Johnny Kabaktulan, 768 taxi, UMW925. Kailan nyo po ito nakita, sir? Sa ano, sir? Sa may... Noong Lunes. Okay. Ano po naramdaman nyo na makita nyo yung wallet at wow, ang daming pera? Ano, sir? Sa tricycle kasi sila bumaba. Hmm. Kaya, nung malapit sa may sale, tumigil ako. Hmm. Na wala akong ano na mabuti sana akong bahay, may hatid ko. Ay, hindi mo mahabol kasi. Hmm. Bumaba na siya doon sa may tricycle, baka nakasakay na. Mm. Okay, good. Ngayon, Mr. Salman, sir,
kumpleto? Apa. Magkano po yan? 14,100. Good. Sir, yung katabi mo, yan yung si Bayani. Apa. Pasalamatan nyo, sir. Mister... Lapit po sa mikropono, sir, para marinig kayo. Yan. Mr. Johnny Kabaktula ng 768 Taxi with plate number UMW925. Thank you po talaga. Para kay mama kasi ito eh. Oh, buti naman. Talagang, para, bakit gagamitin ni mama mo? Papadeposit ko sana ito kinabukasan kay mama. Tas yun nga po, pang negosyo po ni mama. Pang negosyo. Wow, okay. Napakaswerte nyo, Sir Salman, kasi ang nakapulot, very honest taxi driver. Okay, bigyan natin to kay Sir Johnny. Sir, 1,000 pesos cash reward galing sa ATC Healthcare Corporation. May gawa ng Robust, pinakastig sa lahat. Robust Extreme. Sir, pakilabas yung 1,000 para makita po ng ATC. Makita, nanonood sa atin yung ATC ngayon. Ayan, natanggap na ATC ni Sir. Okay, 1,000. Okay. Ayan, Idol Plus 1,500 worth of ATC products. Car mount holder from Cellboy. Comeya 3Q, siguradong quality, quantity at quick cook. Masarap talaga. And ng Payless Car Care Center, part of PPC Asia Corporation. Pakita natin mga iba pa. Sige. Yung mga ibang gamit pa. Yun, para makita naman sa TV. Yan, okay. Pakita natin yung mga sponsor. Sige, Comeya. Tapos ano pa isa? Comeya, Payless Car Care Center, part of PPC Asia, and car mount holder from Cellboy. Okay. Ayan. Salamat po sa inyong dalawa. Salamat po sa pagpunta, Mr. Salman. Thank you. Linchoco. Salamat po sa pagiging bayani, Mr. Johnny Kabaktula. Mabuhay kayong dalawa. Okay. Okay. Maraming salamat po. Minabati ko po yung aming ano, si Binsigit, si Ma'am Balit, si Sir Simpson, si Sir Finlandis. At saka yung may-ari si Gerald Chuasa, si Binsigit. At aking mahal na asawa, binabati ko si Jolinda yeah. Kabaktulan. Yeah. Aking aking magulang, si Solomon Kabaktulan. Kasi kung di mo binati mismo, pagagalitan kita. Ka ang dami kong binatin tao, tapos mismo, di mo binati. Very good. Okay, okay. Salamat sila. Okay. May babatiin ka rin? Sige po, magbati ka. Binabati ko po yung mga katrabaho ko sa Asian, si Gia, si John, si Jake, si Tiff, si Laika, si Sai, si Joseph, si Josh. Binabati ko po kayo mga taga-Asian. Mami mo. Okay. Mami mo, binabati. Okay. Thank you. Sige. Po. Salamat po. Maraming salamat, sir. God bless mabuhay po. Kayo. Okay. Okay, Idol, sa ating sumbong ataksyon, nandito si Jacqueline Corpus and Jervy Fajardo. Marami sila, Idol. Okay. Okay. Marami sila. Reklamo nila ang mga nanloko sa kanila na is nilang mabigyang babala yung publiko sa estilo ng modus kanilang modus. Panloko. Na modus sila, Idol. Sige po. Pasok po tayo. Yung camera naman, ha? Yan, Idol. Reklamo nila yung mga nanloko sa kanila na is nilang mabigyang babala yung publiko sa estilo ng modus na ito. Okay. Si Ms. Jacqueline Corpus yes. At Jervy Fajardo. Ladies first. Ma'am, ikwento niyo po, ano bang... Ako po yung, sir, si mama po kasi may nakilala po na ano po doon sa, ano na naglalakad ng papel. Opo. Pilgrims daw po. Pilgrims? Saan opo, papunta? Italy po. Okay. So, yun po, si Sheena Aguilar. Mm-hmm. Na, ano po na, na... Sino itong Sheena Aguilar? Saan niyo po nakilala to? Si mama po. Kakilala po ni mama sa Italy, naglalakad po ng papel. Pilgrims po, kailangan, tapos gusto rin po kasi ni mama na makapunta po ako dun para makatulong na rin po sa kanya, parang ganun, kasi may sakit po yung papa ko. Okay. Yun po, nung nandun na po yun, humingi po siya sa amin ng down payment po muna. Magkano? Ang una po ma'am is sir is 150,000 po. 150,000? Apo. Pagkalaki-laking pera naman. Down payment pa lang 'yon. Down payment pa lang po, nadagdagan pa po 'yon. Bale, kung ano yung kapalit ng 150,000 na down payment at madadagdagan pa? Papunta po doon sa Italy po. So ibig sabihin silang kukuha ng visa. Opo. Tapos trabaho doon, opo. Sila na rin. Opo. Uy, okay. Pumayag kayo, nagbigay ka 150,000. Opo. At hindi pa po yun natapos. Hindi daw po niya gagalawin yun hanggat hindi ko mapupulpay po yung 4,500 euro. Nadagdagan po po uli yun. So magkano pag parang umaabot pulipaid po siya ng 200,000 po. Oh. Pakalaki mo. Ang laking pera. 200,000 magkano po? Bale, 200,000 po parang 4,500 euro po. 200,000 plus? Opo.
my goodness. So, naibigay nyo na po yun? Yung naibigay na po yun. Okay. Tapos, nung nagme-message na po ako sa kanya na kailan maumpisahan yan kasi ang tagal na po niyang nakuha. Siguro, by December po, nakuha na po niya na yung pera. 2016, nakuha na niya yung pera. Tapos, mag-August na, hindi pa nagpaparamdam kung kailan ba maumpisahan. So, yun po. Tapos, bigla po niya yung sinabi na kailangan nang umayos ng ganito, kailangan i-meet mo si ganito. Yun po. Naniwala naman po kami na may pilgrims po kasi may kasama po na pari at sister. Saan ho dapat kayo magpipilgrim? Saan lugar sa Italy? Sa Roma po. Ah, sa Rome? Opo. Okay. Kagagaling ko lang dun. Yes. So, naloko na nga po kayo, 200,000. Opo. Ito mga kasama nyo, ganun din? Ganun din kalaking pera? Mas malaki pa ho dahil. Mas malaki pa? Yes, sige, si ma'am. Magkano po sa inyo, ma'am? May 3,500 euro po tsaka yung mga kasamahan namin nasa 8,000, 6,000. Mga magkano po? Halimbawa sa inyo magkano? 6,000. Magkano po sa pesos? Kasi mahirap mag-compute. Alam ko yung euro is ano eh, times 65 ata. 62 po. 62. Eh kung 3,000. Magkano po isa? Hindi, sa inyo lang po. Kung tan change sa pesos. 200,000. O mga gano'n nga. 200,000. 300. Kayo naman, sir? Magkano? Good afternoon, Idol. Yes, sir. Magkano ko? Sa pamangkin ko, 1,200 euro. Hindi, sir, mag-pesos tayo kasi mahirap mag-compute. Para malaman lahat. Siguro 175 o 200. O 200. Okay. Ganun din po kayo. Kaya ikaw, ito yung nakupo. Ikaw, sir, magkano? Ito, ito na. Sa amin po, nasa 196,000 po siguro after 200. Dito naman sa dalawang ladies. Madam. Sir Tolfo, pumunta lang ako dito na kasi yung pamangkin ko na nabiktima din. Ito na, sino to si Jessica? Po. Sino po itong Jessica? Siya po yung tagalakad ng papel nila dito okay. Po. Miss Jessica, magandang hapon po. Miss Jessica. Yes, sir. Ma'am, si Rafi Tolfo po ito, ma'am ako, Jessica. Po. Ma'am, andito po yung mga nagreklamo na pinangakuan na magkaroon ng masama sa pilgrimage sa Rome, Italy. Opo. Eh, nakapagbayad na sila ng daan-daan libo hanggang ngayon. I actually po, ang na-receive ko is yung 30,000 and I'm willing to pay po. Ah, willing ka ibalik? To pay back, yes po. Ang ano naman po kasi ni Ma'am Jessica, sir, is yung 30,000 na binayad namin sa kanya, panlakad ng papel namin dito po sa Pilipinas. So, magbabalik ano siya ng pera? Ano po yun? Ma'am Jessica, ibabalik mo yung mga naibigay na pera sa'yo? Yes po. Pero ang sinasabi kasi nila, daan-daan libo, yun sa'yo, 30,000 pesos lang. Ay, hindi ko po alam yung kay Sheena. Basta po, yung ma-receive ko po dito is 30,000, alam po niya yan. And then, willing po ako to pay back. Okay, saan nila po ah? So, Ma'am Jacqueline. Yes po. Totoo, 30,000 lang tanggap ni Miss Jessica. Apo, 30,000 lang po. So, ibabalik niya lahat na pero sa kanya ko rin po, inabot sa kanya yung 150,000 po nun. Oh, pero Ma'am Jessica, sa'yo din pala inabot yung 150,000. Apo. Oh. Ibabalik ko po yan. Okay. Ibabalik mo na yung 150,000? Yes. Apo. Oh, so lahat na mga inabot sa iyo, ibabalik niyo po yan, madam? Correct. Tara po. Okay. So, good. Okay na. Sige po. So, ma'am, kailan niyo po ibabalik? Pumunta lang sa office. Pumunta sa office. Sige po. Ako din, Jessica, yung pamangkin ko na si Arlina Agasid. Did you remember na hingi ka ng 25,000 para sa medical... Red Ribbon. Sir, paiksin na natin. Kasi kung isa-isa. Sir. No, sorry. Meron pa kayo, dalawang kumpena pa. Kasi kung lahat kayo magsalita isa-isa, maubusan tayong oras. So, sir, sasamahan na lang namin, ma'am, sasamahan na lang namin kayo bukas. Tama ba, Miss Jessica, para isusoli mo lahat ng mga pera nila, lahat na sasama namin dyan? Okay. Sige po. Anong oras po, Miss Idol? Anong oras ka na dyan, Jessica? 10 o'clock po. 10 o'clock. So, punta ko kayo dun sa kabilang booth. Banggitin niyo po isa-isa ko yung mga magkano yung mga pera na naibigay niyo kay Jessica, yung naibigay niyo sa kanya, yung sumayad sa kanyang kamay, yun na ibabalik niya, sasamahan namin kayo bukas, tingnan natin kung ano mangyari, okay? Okay po. Sige po. Salamat thank po. You po. Thank you po, Idol. Thank you po, thank you. Okay, sige. Jessica, samahan mo siya sa likod para sabihin kay Jessica kung magkano yung mga amount para ma-ready yung pera, okay? Okay, Idol. Sige. Next. Habang inaantay natin ang ating next na complainant, Idol, sipag at syaga talaga ang puhunan para maging matagumpay. Kasabuhay, patunay dyan yung mga nagtayo ng Hotel Sogo. Isipin lang noong 1993, dalawang branches lang ang meron. Yun ay dito sa Manila, pero hanggang ngayon, Visayas at Mindanao ay may Hotel Sogo na.
Okay. Salamat sa Sogo. Thank you. Palagi siyang kaakibay natin pagdating doon sa mga complainant na walang matulugan. Yes. At doon natin dinadala sa Sogo. At na-accommodate nila ng maayos yung mga complainants. Salamat, natin. Sogo. Okay, idol, sa ating sumbong at aksyon, nandito si Mia Ferraton. Reklamo niya, idol, ang kanyang asawa. At ang asawa ng kanyang nakarelasyon dahil sa ginagawang paninira sa kanya nito sa social media. Nais niyang tumigil na ito, idol. Ma'am Mia, magandang hapon. Magandang hapon po. Sino po naninira sa inyo? Yung nasa abroad, sir. Asawa ng dating nakarelasyon ko. Yun nga, sir. Ayaw niya akong tinigilan. Pero wala na kayo? Wala na Rinaldo po. Rinaldo Bacuyag? Wala na po. Okay. Pero itong si Caroline, yung kanyang misis, ayaw kang tigilan. Opo. Miss Caroline, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Opo. Madam, sabi po ni Mia, wala na raw sila ng kanyang yung mister, kaya pakitigilan na lang daw po siya. Sir. Noon pa po yung post na yun, sir. Bali, ilang ba na po yung nakakalito? Tewan ko kung bakit sila nagaano na naman ngayon. Naging sila po naman talaga din sa asawa ko. Ngayon lang po, itong brand lang po na to. Siyempre, natural naman po sa, nasasakripisi po ako dito sa malayo. Kasi malalaman po na yung asawa ko, may ibang babaeng pinagaanan po. Tapos ano po yun, yung babae po kasi, pinasakin yung mga nakakagad yung litrat sa asawa ko po. Okay. Natural naman po na magagalit ako. Same time na yun po, nasa hospital pa po yung anak ko. Dalawa kong anak ko, sabay sila na dengue. Siyempre, doon na po yung isip ko. Hindi ko na po alam kung ano isipin ko yung tama. Yun po yung sobrang galit ko po. Naisos ko po yun. Pero matagal na po yun. Yung pag-post ko po na yun. Saka nabura ko na po yun sa agad. Sige po. So ma'am, naintindihan ko kayo. Natural lang po yun. Natural human reaction. Instinct po yun. Yung isang misis na nanggagaliti dahil yung kanyang mister ay ikinabit ng ibang babae, natural. Okay? Magagalit ka. Pero ma'am, tapos na raw yun, so pakidelete lang. Ay, wala na po, papis nyo. Tapos na po. Okay, wala na. Sandali po, ma'am. Sandali po, ma'am, excuse me. Miss Mia, tapos na pala. Oo nga po, tapos na po. Hindi, deleted na raw. Deleted na nga po. Ayun nga po. Anong gusto mangyari? Deleted na. Yung mukha ko nga pong ihaharap ko doon sa amin, umiwas na ako, nag-sorry na ako sa kanya. De, kaya nga po, deleted na, wala na rin po sa sir, media. Mukha ko yung, pangalan ko yung nasira, sir. Anong gusto mong gagawin natin? Sir, pagbayaran niya yung ginawa niya. Paano naman po yung damdamin niya? Siya po yung nasaktan din. Pareho kayo nasaktan, sorry mama, pareho kayo nasaktan dito. Ilagay mo na naman yung sitwasyon mo sa sitwasyon niya. Kunyari, baliktan natin, ikaw ay may mister. Tapos ngayon yung mister mo, kinarelasyon po ng ibang babae. Matutuwa ka, magagalit ka? Sir, siya kasi... Ma'am, matutuwa ka, magagalit ka? Magagalit, sir. Okay. So, natural reaction yung sa isang babae na mag-react, kanya-kanya nga lang diskarte. Yung diskarte niya is, nag-post sa social media, doon niya inilabas yung kanyang galit, pero later on, nagsisi siya, tinanggal niya. So, ang gusto mangyari nga, i-demanda natin siya. Sir. That I cannot help you. Kasi wala na eh. Deleted na. Ngayon, kung gusto mo na para makaganti sa kanya at para makakuha ng danyo sa kanya, I'm sorry, hindi po si Rafi Tulfo ang tamang taong lapitan mo para dyan. Okay, ma'am? Hindi naman deleted po na eh. Yun nga, gusto mag-demanda, anong gusto mong mangyari kapag na-demanda? Ayaw ko ng pera, sir, na lumalabas yung pera. Ayaw mo ng pera? Ayaw ko, sir. Gusto mo lang siya makulong? Opo. Pero paano naman po yung damdamin niya? Nasaktan mo rin siya eh. Alam mo ba na may asawa si Rinaldo? Alam ko noon, sir. So alam mo naman pala. So, quits. Salamat, ma'am, ha. Magandang hapon po sa inyo, madam. Pero kung hindi pa ito nakadelete, tutulungan kita. Okay? Since na-delete na, quits lang kayo. Nasaktan siya, nasaktan ka rin. At wala naman na sa social media. Okay, ma'am? Sige po. Magandang hapon po, madam. Salamat po, Miss Caroline, sa time na binigyan nyo sa amin, ha? Maraming salamat po. Magandang hapon po. Okay. Okay. Next. Diba? Naantay pa nila. Mabilis ako, Odette, ha? Kayo ang mabagal dyan sa likod. Okay. Ito, malaking pera, 37,000. Bilis-bilisan yung mag-claim dito. Kung hindi, ma-return to find dito after 1 month. Yes. After 1 month. Mukhang ano yan, idol, eh.
13 months. Diba? Marami nagsasauli sa atin ng pera ngayon, idol eh. O nga no, napapansin yes, nyo? Sunod-sunod, idol. Ito pong papuntang Disyembre, hindi, palagi to. Palagi to for the past few years, 2 to 3 years, tuwing December, marami nagsasauli ng pera. Mm-mm. Na mga honest, nagsisilabasan yung mga katapatan ng ating mga taxi driver na mga tao dyan sa kalye, nagsusuli. Samantalang, babalik naman natin, tuwing December, naglalabasan naman yung mga sindikato, mga kawatan, mga mandurukot, mamumodos. Di ba? Kung, sakto nga, kung may naglalabasan ng mga mandurukot dyan at mga kawatan, pagdating ng December, nagsisilabasan din yung mga honest. Yan yung mga taxi driver natin. Oo. Hindi lang, idol, kanina nagsauli, tricycle driver, yes. Kahanga-hanga. Alam naman natin na napakaliit lang po ang kinikita ng isang tricycle driver. Mm-mm. At ang hirap pa ng kanilang trabaho. Usok, exposed sila. Hindi ka to sa taxi. Siyempre, pag-drive ka ng taxi, aircon. Aircon ka, idol. O, di ba? Pero kadalasan, idol, yung ibang taxi driver, pinapatay yung hindi, pero siyempre, pag nagbibiyahe na sila, naka-aircon sila, siyempre, magagalit yung pasero. Ito mga tricycle driver natin, exposed palagi sa usok buong araw. Init, yes. Pawis, ulanan sila. Kakasakit pa ito. Di ba? Kung kunting kita, pero yung tricycle driver natin kanina, understand ba ito? Ano yan, idol? Itong tricycle driver? Ito. Capitolio, Pasig. Ito pong 7,000. Oh, itong 7,000, ito yung tricycle driver. Hindi, mali. Ah, hindi, idol, yung ano, 37. Yes. Oh, kita mo, hindi niya pinag-interesan na napakalaking pera na kung tutuusin, ang laking tulong sana sa kanya. Kung hindi siya honest, pwede siya makapag-negotiate. In fact, pwede siya mag-down para sa sarili niyang tricycle. Totoo, idol. Isang motorsiklo na ito. 37. Laki na yan. Ibig sabihin, anong pangalan ni tricycle driver? Ito, idol. Ang nagsoli niyan si Mr. Victoriano Aringay, tricycle driver. Katoda 073, Capitolio, Pasig, idol. Ambyan. Palakpakan lahat ng tricycle driver, direct. Lahat ng tricycle driver sa buong Pilipinas. Okay. Panawagan lang ulit ang may-ari po niyan ay si Ms. Jennifer Iris Bautista. Ito naman, si Ma'am Edna. Edna Pascual. Oh, ma'am, nag-iisa po kayo. Ayun. Bakit mo sinabi nag-iisa? Ah, marami sila, idol. Eh. Aha. Oo. Mamaya susunod natin yung mga kasama nila. Idol, si Edna Pascual. Ito, hingi sila ng tulong tungkol sa mababang pasahod sa kanila ng kanilang kumpanya. Ma'am Edna, saan lugar po yung inyong trabahoan? Sa Asyana po. Sa Paranaque. So, NCR po ito. Magkano po yung arawan nyo? 233 po. Agoy. Ang layo naman sa 537 na ngayon. Pero recently yan. 512 dati. So, ang layo ng diferensya. Ilang oras po, ma'am? 12 hours po, sir. Ano pong trabaho nyo doon, ma'am? Bali po, kitchen helper. Okay. May benefits ho? Wala po, sir. SSS Pilal Pag-ibig? Wala? Wala po. 13 month pay? Wala din po, sir. Ang daming wala. Okay, ilan ho ba kayo mga empleyado lahat-lahat? Bali po, 24. Okay. Eh, dapat talaga sumunod na sila sa patakaran ng ating labor code na minimum wage. So, walang OT. Wala po. Unahin natin, so, wala sa minimum, walang overtime pay. Wala din. I'm sure wala siguro holiday pay yan. Wala po, walang sir. Walang differential pay. Tapos, walang benefits. Wala din po, sir. Walang 13-month pay. Wala po. Puro wala. Chinese po kasi, sir, sila. How about payslip? Wala din po, sir. Baka falsifikado ito. Ah, restaurant ito. Opo, restaurant. Ano po? Noble House Cuisine. Noble House Cuisine. Saan po ito? Si Long Yong Wang Yuang King ang may-ari. Ha? Kausapin. Nasaan na? Palanyaki. Noble House Cuisine Palanyaki. Ha? Wakang aking usap, Linyuan. Ha? Asan ikaw, Linyuan? Ayaw sagot eh. Sagot ikaw phone. Ha? Hindi sir, marunong yan mag-English. Ah! Tagalog, hindi Chinese, marunong. Chinese, yeah. Ha? Chinese. Eh bakit ito, walang papeles? Malamang ha? Sir. Immigration. Takot yan doon, idol. Takot yan. Hindi, alam mo yung mga ito, mga ganito? Dalawa lang kinakatakutin ako, hindi immigration, BIL. Hindi nga. Lahat ng mga nag-illegal tulad nitong si Linyuan. Pag sinabi mo, PNP, hindi siya takot. Hindi. PIDEA, hindi. Kasi hindi naman siya talagang drug lord eh.
Maliba na lang. Lahat ng klaseng ahensya banggitin mo lang, pero pag sinabi mo, BIL. Wak, wak, wak. Wak. Pag sinabi mo immigration, mas lalong wak. Parang awa mo na. Oh, wak diba? T-port, wak T-port. Ikaw, Lin Yuan, ha? Dating dyan, BIL. Dating pa dyan, immigration. Ayaw, ringing. Papasukin sila. Sige po, tuloy po kayo. Ayan, marami. Ito po, mga kasama ko po sila. Okay. Ano ayaw sagutin tayo? Pasok po kayo. Pasok po. Tuloy po. Ayaw sagutin. Eh bakit, Udet, hindi natin tawagin yung mga manager? Kanina nakausap. Ah. Okay, ngayon? Ah, sabi niya, takot ako BIL, pakisabi Lapi. Wak na tawak. Ako bayad. Oh. Ah. Oh. Ah, ikaw ka bayad ha, wak na tawak BIL. Sabi sa'yo, BIL eh. BIL, hindi. Bulol kasi sila idol kasi sa R eh. Wala silang R eh. Oh, BIL. Oh. Parang yung isang friend namin, yung si Johnny Chua, ang tawag niya palagi kay Erwin, Edwin. Kapatid ko si Erwin. Imbis na Erwin, sabi ko, Erwin, Edwin. Hindi na kaya. Ulit ba sabi mo, Erwin, Edwin. Ang kawaka nga, hindi ka malunong ha. Eh, pag-rapi, hindi nga, pag-rapi, Lapi. Lapi. Oh, di ba tama ako, Johnny Chua? Hindi nga, Lapi, good afternoon. Kamusta ka na. Wala na. Oh, di ba? Ayaw na sagot sa atin, Lin Yuan. Ma'am, sir, ito ang gagawin natin. Pupunta ho tayo sa Doli, maobliga ho ito. Sir. Pati-check na rin po natin, seryoso na po ako sa immigration, yung status niya, dahil sabi niyo, hindi marunong mag-English, hindi marunong mag-Tagalog. So most likely, ito po ay TNT rito na nagninegosyo na bawal naman. Okay? Tapos, pati-check din natin sa BPLO, baka wala itong permit. Kasi paano ka nga makakuha ng business permit kung illegal ka naman dito? Sige po, ayaw po sumagotin. Sasagot. Samahan po namin kayo sa Dole. Unahin natin. Okay? And then, BIR. Kami na bala sa BIR. Ang importante sa Dole, mabayaran agad kayo. Okay? And then, immigration, kami na rin. Papuntahin natin. Okay? Sige po, salamat po. Thank you po, na po, ay sagot eh. Oh. Thank you po, sir. Thank you po. Hindi nga, ito yung si Johnny. Lapi palagi. Oo. Lapi! Hindi, idol, meron na tayong dating complainant na ganyan. Nire-reklamo, Chinese din. Sabi sa'yo, wak-wak. Sabi mo, BIR, wak-wak. Wak-wak. Alam mo yung wak-wak sa Bisaya? Yung ano, yung multo. Wak-wak. Di ba mga Bisaya? Pag sinabi, ikaw, kuha na sa'yo, wak-wak. Oh. Diba? Pag immigration, ako, wak-wak, Rafi, wak-wak. Pag mga ito, immigration lang katapat nito at saka BIR. Mm-mm. Bakit takot na takot sila sa BIR? Alam niyo hindi, totoo na to. Alam mo bakit karamihan yung mga Chinese takot sa BIR? Not because sasampan sila ng kaso. Hindi, seryoso na po ito. Not because, pasensya na mga taga-BIR ha, I know this for a fact because I have so many Chinese friends yes. who've been telling me this. Hindi sila takot sa BIR dahil sila ay kakasuhan. Hindi sila takot sa BIR sapagkat sila ay ikukulong. Mm. Hindi yan. Hindi sila takot sa BIR dahil BIR is mukhang mga goons. Hindi. Bakit sila takot sa BIR? Dahil ang BIR daw, malakas manghingi ng pera. Patay tayo. Yun yun. Realidad, idol, ah. Talagang mababankrap daw sila. Kunyari, ang tax lang na dapat bayaran, 10,000, hingi ng BIR dyan, 1,000,000. Lugi, lugi nga siya. At pagkatapos, ready pa yung mga restaurant nila. Pagtay. O, pagpunta roon. Halimbawa, siyempre, mag-explain kay explain. Papadala niya, letter of authority, ang tawag niya LA. Padala ng suntok sa buwan amount. Pag hindi mo sinagot yan, pupuntahan ka dyan. O, pag pupunta ka dyan, siyempre, magbayaran na. Pagkatapos bayaran, titingnan ng BIR daw. Ano ba pwede mahakot dito? Mga hakot yan, mga gamit, kutsara, tinidor. Kung restaurant ka, pagkain, yung mga nasa rep, i-rate. Hindi, totoo. Oh. Kaya, yan talaga yung nangyayari, idol. Siyempre, nagkakalat yan, kumakalat yan, word of mouth. Mm-mm. Na, naku, pag BIR, yari tayo rito. Kaya, pag mga ganito, sambatin mo yung pangalan BIR. Paktay ka diha. Paktay ka diha. Bangklap ka mo, BIR. Kaya sabi niya, bigay ko aking misis, wag lang aking negosyo sa BIR. Hindi, mayroon ganun. Ipamimigay na lang daw si misis nila, wag lang lumapit ang BIR. Kasi pag BIR, ubus-ubus ka raw. Pasensya na BIR, totoo to, dahil marami na ako mga taga Chinese friends. Oo. Oh. Sabi, saan ako magsusumbong? Sabi ko, aba,
E di pumunta ka sa Malacañang kung kinakailangan. Mm-mm. Para masisibak ng mga yan. Di ba? For sure. Pero meron man talaga mga dapat takutin ng gamitin biya panakot. Di ba? Di mo rin masisisi idol eh. Hindi sila nasisindak sa PNP o dole. Kadalasan, talagang kailangan mo ng kung immigration. Kung tutusin, dapat katakutan talaga yung BIR sa Amerika. Uh-oh. Ang katapat ng BIR natin doon is IRS. Hindi makasukasuhan yung isang malaking mafiosi nung panahon sa Amerika. So, kung tawagin is yung prohibition, si Al Capone. Wala silang maibutas na kaso. Yung FBI, hindi kayang siyang arestuhin. Pero yung IRS, yung BIR natin dito, ang naging daan na para siya makulong hanggang siya mamatay sa loob ng kulungan. Kaya ang IRS doon kinakatakutan, hindi dahil nanghingi ng pera tulad dito. Kinakatakutan dahil kapag ikaw ay kinasuhan ng IRS, ubus-ubus ka all the way, hindi ka bibitiwan from start to finish. At marami na napapakulong yung mga taga-IRS. At least. Pag doon, talagang kailan magbayad ka ng tax. Pag hindi ka nagbayad ng tax, yari ka. Hindi nga, lahat ng tao takot sa IRS doon. Kung kukunin man ng IRS yung pera mo, hindi nila ibubulsa yon. Kukunin rin dahil talagang bibigayin ka at mapupunta sa kaban ng bayan. Talagang maaano ka, mauubliga ka magbigay talaga dyan. Dito, ang BIL, sorry ha, hindi naman lahat, yung kinakatakutan ng mga Chinese, kukunin yung pera. Ang nangyari kasi, kunyari, may makukolekta yung BIL ng BIL, ng kunyari 1 million. Ibibigay lang sa kaban ng bayan, 50,950 for the boys. Alam na yon. Perahan gaming. Okay, palma tayo. Po ulit mga kapatid, ako po si Shari naman. Magandang hapon po. Rafi Tulfo po, mabuhay mga OFW, mabuhay tayo mga Pilipino.